yung pagtrato ng komunidad, ng kapamilya sa mga pasyente ng HIV positive at or AIDS nagiging AIDS. Kasi doon sa experience ko, kailangan ko pang ipaliwanag kung ano yung estado ng kanyang kapamilya, no? So sabi ko kay Sheila Tubalinal, tanggalin natin yung stigma. Pasensya na po sa mga LGBTA group, dahil para bang itong HIV AIDS kakabit ng the LGBT. Parang pag sinabi mo, sila agad ang napupuntirya. Tawag dito, parang bakit, di ba? Pwede rin ng mga straight people magkaroon ng ganitong sakit. Tapos biglang nagkaroon ng monkeypox, nagkaroon din ng ganitong stigma. So bakit ganun? Bakit na may mga ganitong na-associate sa kanila? So bigyan natin ng pagpansin. At para naman matrato natin sila ng mas mabuti kesa sa ngayon. Ano? Kasama natin ang isang nating makakakwentuhan natin ng isang living with HIV since 2018. Si Mark Joshua Makadangdang. Hello Mark! Welcome to Winners Alive. Hi, good morning po, Tito Winnie. Hi, Mark. Ay, naku, unang-una sa lahat, ako'y nagpapasalamat at nagpaunlakan na makausap ko on camera. Well, usually kasi, I'm sorry, pasintabi lamang po, no pun intended, usually ayaw magpakilala ng mga pasyenteng ganito. Bakit? Why so brave, Mark? Kasi po, Tito Winnie, kung ang goal natin ay magbigay ng inspiration at mapaintindi sa mga mas marami pang manonood ang paksang ito, mas mabuti yatang makakita sila ng totoong mukha ng isang person living with HIV. Very good choice. Okay, 2018, paano mo nalaman at ano ang ginawa mo? Sobrang traumatic nga po ng experience ko kasi sa case ko po, wala po akong mga symptoms na naramdaman. So, noong 20 years old po ako ay nakipagsapalaran sa Dubai. And part ng process ng employment visa ang medical examination. So, to cut the long story short, na-diagnose po ako sa ibang bansa kung saan hindi katanggap-tanggap sa kanila yung ganitong communicable diseases. At so, aksidente lang yung pagkakaalam mo dahil medical exam. Kasi bago po ako mag-abroad, 20 years old ako, parang niready ko talaga yung sarili ko from TB, HEPA, HIV, para kaya nung nag-medical exam ako, confident ako na sabi ko walang chance or parang prepared ko talaga physically, mentally yung sarili ko. Kaya nung pinag-retake na ako doon, medyo wala pa akong idea, pero yun nga po, naging traumatic kasi nung na-diagnose na po ako, quarantine po kami doon sa Dubai, kung saan para kami talaga nakakulong. Oh, talaga? Opo, tapos may sa health facility na yon, merong sariling immigration office kung saan dadalhin na doon yung mga kailangang ipauwiin na mga expats kung saan kailangang itag na sila sa system ng UAE as ban na. So, nakaposas kami dinadala doon sa office. Nakaposas? Opo. Para kayong kriminal? Oh my goodness, okay. Walang magrereklamo sa ganung trato? Although, yung employer ko po, pumunta po siya doon, trinay niya kausapin yung mga immigration officers, pero ganun po talaga yung goal. Although, yun, gordado po kami. Hanggang sa napauwi po ko ng Pilipinas, andito sa Pilipinas, syempre, shock na shock yung mga magulang ko, yung pamilya ko. So, nagpa-try kami magpa-retest sa isang social hygiene clinic sa Pasay. At doon na po na-confirm yung aking diagnosis. Anong sabi ng pamilya? Yung nanay ko po, fortunately po, naging supportive po siya. Although masakit po sa parte niya, pero wala siyang ibang piniling solusyon kung hindi hanapin kung ano, paano magiging manageable yung sakit, kung ano yung mga treatment available, ganun po. Paano mo ba nakuha, Mark? Sa totoo lang po, Tita Winnie, hindi na rin po namin alam. Saka hindi ko rin po alam po sa siyensa kung talagang mahanap pa po kung saan. Although sexually active po ako before, pero kasama na po ako dun sa generation kung saan talagang yung sex education pagdating sa mga protected sex, and talagang nabibigyan naman na po sa amin yung information. Kaya nga po nung na-diagnose ako, wala po talaga, sobrang gulat po ako na sabi ko, ginagawa ko naman lahat. Oo nga, hindi kasi ang naisip ko lang,
syempre, you have to trace back kung sinong na nakatalik mo, no? Dahil para hindi siya kumalat, 'di ba? Wait lang, naguguluhan lang ako. Ano bang tatawag ko sa iyo, Mark o Joshua? Actually, Marco na lang po. Marco na lang. Okay, Marco. Marco. Okay, so nalaman mo HIV positive. Meron ka na bang naramdaman pagkatapos ng nag-positive ka? Sa totoo lang, opo. Parang nung na-diagnose po, parang biglang pumasok sa isip ko na may medical condition na po ko. Doon na lumabas na nagkaka-rashes ako, nilalagnat ako. Ano, ulit? Ay, opo, doon na parang nag-manifest sa katawan ko na yung mga common symptoms ng HIV po pagdating sa yung skin rashes, nilalagnat, nang walang dahilan. Mga ganun po. Tapos, buti po, dahil na-diagnose ako ng maaga nga po, na kapag-start ako ng ARV or in treatment na for HIV, tapos hindi na siya, kumbaga, lumala pa. Ayun. Parang early detection, tapos may meds agad, no? Apo. Ay, Marco, okay. Ano yung tawag dito? Ano yung pinakamahirap? Of course, yung at the onset na nakulong ka na parang preso sa ibang bansa, sa Middle East, eh talagang nukno ka ng hirap na yon, ano? Eh iba rin naman ang phase o stage noong mga pamilya mo at kaibigan. May mga nabago ba sa pagtrato nila sa iyo? May naramdaman ka ba na pag-iwas mula sa mga kaibigan at kapamilya mo? Actually, sa pamilya ko po, parang wala naman po masyadong pagbabago. Although mas naging maingat sila sa akin, mas naging magbigay sila ng gabay na o dapat ganito yung mga magiging desisyon mo sa mga susunod. Mm-hmm. Hindi ka na basta-basta like, puma-party sa gabi, ganyan. Sa mga kaibigan ko, actually, wala pa naman po masyadong nakakaalam. Pero so far po sa trabaho, doon ako nagkaroon ng struggle kasi nga po yung sa stigma. Kasi ako po ay isang human resource practitioner. So, HR! Opo. Pag ang application ko po ay naging honest ako at dineclare ko na ako isang person living with HIV, medyo kahit okay yung credentials mo, experience mo, educational background, medyo tumatagalin yung application mo kasi iniiwasan nila na maging liability ka para sa isang company in the future. Okay. Kasi yung medical assistance. Although meron po tayo kasi sa batas na nagpo-protect sa mga person living with HIV, like for example sa work arrangement, malawak po eh. Kaya lang pag mga local brands or local organization po, hindi nila masyadong nasa sa puso yung mga ganong klaseng policies po dito sa Pilipinas. Sa mismo mga katrabaho ko, pag nalalaman nila, medyo may sympathy, pero at the same time, merong iwas na rin siguro. Anong nararamdaman mo dun? Sa una po, masakit kasi kung kahit gusto ko silang i-educate pagdating sa sakit na hindi ko kayo makakawap pag niyakap kita or nag-share tayo ng utensil na walang ganong mga pangyayari. Pero pag sarado na kasi yung kanilang tenga at mata para marinig yung mga katotohanan about dun sa paksa, hindi ko na rin din po pinipilit kasi naniniwala ko sa mga susunod na araw or mga taon, maiintindihan din nila. Pero pag may mga gustong makinig, dun pa ako nagsasalita. Sa experience mo, Marco, parang hindi sapat ano, yung information na nalalaman ng tao tungkol sa HIV/AIDS? Opo, Tita Winnie. Although sobrang dami ng information, siguro ang nagiging kalaban ng ating society po ngayon ay yung Filipino values kasi hindi sa atin o hindi ganun kabukas ang Filipino society pag sa ganitong usapin, lalo na pag sa same-sex relationship, yung mga ganun. So sa ganung aspeto pa lang na meron ng barrier pagdating dun sa pag-intindi dun sa sakit. So pakiramdam mo, hindi pa rin tanggap ang same-sex relationships dito sa ating bansa? Hindi naman po sa buong bansa, pero for example, sa probinsya po namin, sa Cagayan Valley po, parang hindi pa rin,
okay sila, okay silang nakikita yung mga same-sex relationship, pero para i-explain mo na napakalawak ng usapin ng sexualidad, ng gender orientation, tapos ipapasok mo pa yung usapin HIV, parang masyadong mabilis or masyadong maraming impormasyon para sa kanila yon para i-process. Ah, okay. Parang sinasabi mo, tanggap, pero let's not talk about it. Parang gano'n. Apo. Ang hirap nun, ano? Parang blind acceptance. Pero pagka kailangan mo nang i-explain, sarado na muna ang tenga. Ang hirap nun, ano, Marco? Eh, teka, relationship. Kamusta naman? Ngayon po, meron po kong partner po. Tanggap naman po niya, and siya po ay luckily negative po siya. So, pero syempre hindi po mawawala siguro yung takot. Na yung risk, although meron po kasi tayong tinatawag sa mga person living with HIV na undetectable stage, kung saan maliit na yung chance na makahawa sila sa mga nilang mga intimate partners. Mm-mm. So, yun. Although, we work out pa rin pa naman po namin, pero hindi mawawala talaga sa kanila yung takot or yung risk, na kahit sa akin din, na parang responsibility ko. Pero ikaw, Marco, ano ka na, di ba? Undetectable ka na. Apa. Very good. At dahil walang tumanggap sa iyong kumpanya, nagtayo ka ng negosyo. Good for you. Tama po. Ano negosyo mo ngayon? Meron po kaming maliit na cafe dito sa Binangonan, Rizal, kung saan nagsiserve po kami ng milk tea, coffee, mga snacks, ganyan po. Okay. Dahil nga dun sa nag-experience po pagdating sa trabaho. Ayun, naman pa. Oh, ayan si Kuya. Nakita sa likod. Anyway, Marco, ano sana ang, ano yung gusto mo sanang maipamahagi sa mga audience natin ngayon? Pati na rin siguro kasi mamaya may kausap tayong doktor at may makakausap tayo mula sa Department of Health. Ano pa yung kailangang gawin para mas maintindihan ng mga tao ang HIV/AIDS? Pero Tita Winnie, bago ko sagutin yan, gusto ko sanang magbigay message din sa mga kapwa ko person living with HIV. Okay. Na minsan kasi mas mahirap na i-win back yung life kasi laging ganun ginagawa pag na-diagnose na parang kailangan maibalik yung buhay ko. Pero mas ma-okay yata talaga na mag-start na lang ng panibago. Para naman sa mga audience natin na marami pa rin agam-agam pagdating sa HIV. Ang HIV po parang nung una parang ano yun eh, parang yung COVID. Yung mga nagpa-positive sa COVID, nagiging mailap tayo sa kanila kasi nga baka mahawa tayo o baka, ayun, mahawa tayo. Pero, nung nagkaroon ng vaccine at mas maraming pang nagkakaroon ng kaso ng COVID, parang mas nagiging bukas tayo sa usapin na ito. Siguro ganun lang din sa HIV na kailangan lang pag-usapan ka, bigyan pa ng informasyon, huwag tayong magsasawa na i-educate yung mga gusto magpa-educate. Kasi, In the meantime, kasi lalo na ngayon na marami ng mga developmental research about sa vaccine ng HIV, sa mga malayo na ang narating ng development and treatment ng HIV. So, in time, mawawala din siguro yung social stigma na number one kalaban talaga ng mga people living with HIV kaysa dun sa mismong sakit. In time. Maraming salamat, Marco. Thank you so much for being brave and for sharing your story. Masakit man, pero sa itsura mo naman, naka-cope ka na, naka-get over ka na. Sabi mo nga, di ba, wag na natin balikan yung dati. Let's move on and start anew. Apo, Tita Winnie. Ayan. Uy, God bless you, ha? Ingat ka lagi, ha? Thank you, okay, si Mark Joshua Makadangdam.